ito mga kabartodes, ito yung bulaklak ng tanglad. Mabisa ito gamot sa kahit anong sakit. Ito ay pakuluan at gagawin itong tsaa. Ito sinasangkap din ito sa pampaswerte. Gamit din itong gamot sa mga ginagawa ng ulam, barang at iba pa, o gawa ng masamang espiritu. Ito po ay pinapausok o di kaya ay ginagawang tsaa at iniinom. Ito sinasangkap din ito sa langisan, pampaswerte, sa mga garapa. Ito din ang bulaklak na ito, kaya din itong makaiwas sa mga gulo. Ay, ito ay sinasangkap sa mga grapa. At itong tanglad na ito, ito po ay mabisang humigop ng mga customer dahil umaamoy po ito tuwing dadaan yung tao. Yung mga customer, pag dumaan yan, makikita yung negosyo mo, kung anong mga negosyo mo, o nagtitinda ka na kung ano-ano, yan po ay mapapansin agad yung negosyo. Napakabisa po siya. Kaya, kung sino dyan ang may gusto ng bulaklak ng kawayan, bulaklak ng tanglad pala, ito po ay napakabisa. Ito na lang yung natira dahil po dami po tayong ginawa na mga garapa na pampaswerte. Ayan. Ang susunod natin yung ipapakita, bulaklak ng kawayan naman. Ipapakita ko sa inyo yung bulaklak ng kawayan. Ito po siya. Ito po ang bulaklak ng kawayan. Ito po ay gamit ito pampaswerte. Gamit din ito tagabulag. At gamit din ito sa pangingisda. Dami itong gamit. Para din itong gamit sa aswang. O gamot din ito na pwede mong pakuluan. Pakuluan mo po siya. Tapos lagyan mo siya ng bulaklak ng tanglad. Mas maganda yun. Yan po ay matatanggal po yung mga malunasan yung sakit nyo. Sakit nyo na kahit anong sakit o binabarang ka o kinulam ka. Yan po, pag inom nyo po, palabas nyo yan sa pupo nyo. O di kaya isuka nyo yung mga kinain nyo. Kaya ito mabisa. Kaya pinakita ko sa inyo para kayo, ito po ay bulaklak ng bagakay. Mabisa ito. Ang kawayan na may tinik, hindi pa tayo nakakuha. Nakakita na po tayo pero hindi pa tayo nakakuha. Pero mabisa din yun. Mabisa din yung mga ganito. Gamit din ito sa panguntra sa aswang, yung bagakay. Sinasangkap din ito sa mga bao na walang mata o isang mata. Yan po ay napakabisa. At saka pangsangkap na ito sa mga garapa,
mga bakos o sa mga bao, yan po yung napakabisa mga kabertudes. Mabisa din sa nakuha natin na niyog na may mga sanga, walang sanga, may mga sanga pala, may mga sanga din na dalawa, maganda din yun kasi yung iba, dati meron akong nakuha, dalawa lang na tumubo, kaso namatay na, namatay na yung kinuha ko. Kasi nung tinago ko lang tinago, nabubulok din pala yung puno. Kaya yun, ginawa ko na lang po siya ng sangkap sa langisan. Kaya yung bao niya andito po sa akin, tinago ko lang. Yan po ay swerte din yan. Swerte sa yung buhay. Swerte po yan. At yung mga dahon ng hindi palaspas ng palaspas ng niyog na maraming sanga, yan po ay mabisa, panangkap. Pwede din yan ipakuluan ang isang palaspas o limang palaspas, pakuluan nyo po yan, yun ang iinumin nyo. Yan po ay nagpababa ng blood sugar po yan, kasi yung ano yan, yung palaspas ay mabisa yan sa gamot, mga niyog, kahit ugat ng niyog sa sugar, diabetic ka, yan po na makalunas talaga ng yung sugar, tapos mapababa yung kung high blood naman kayo, pwede nyo naman 5 hanggang 10 na dahon pakuluan, at yun ang isilbing tubig nyo. Mabisa po yan sa mga high blood. Pero yung sa 5 na dahon para sa sugar, blood sugar, kung diabetic kayo, dapat pag uminom kayo, hindi araw-araw. Ngayon, iinom kayo, bukas hindi na. Tapos, pag kinabukasan, iinom pa rin kayo. Parang isang ano lang, anong tawag doon? Kasi yung ano niya, yung parang walis niya, yung parang sa amin, bukog. Yan po ay matamis din yan. Kaya, mabisa yan sa ano. Mabisa po yan sa ano, sa diabetic. Ayan yung alaga natin na si Yats. Yan palagi panay po yan na lapit sa akin, nagbabantay sa akin. Yan po ay alagang alaga ko. Ito ay best friend. Dalawa sila ni Cookie. Cookie na? Cookie. Ayan. Tapos, ipakita ko sa inyo mga pampaswerte. Yan po, pwede pang sangkap, pwede pang halo. Ito po siya. Ayan. Ayan ang mga kulit. Makulit. Mga makulit. Okay, makulit. Ayan, makulit talaga yan. Maliit. Break siya. Makulit ah. Ay nako, ayan. Pinakagat na. Batch. Makulit. Ay, sandali. Ay, pakita ko sa inyo. Ito naman, mga kabertudes, ang palaspas natin na 3C ang sanga ng niyog. Yan po ay mabisa, pang sangkap o gamot. Gamot din ito. Pampausok o nilalaga at saka iniinom. Gamot din ito sa mga ano? Gamot din ito sa mga babaeng na bagong napanganak. Ipakuluan at saka iinumin
ko at saka ipampaligo. Pero yung pinakuluan, huwag nyong itapon kasi magagamit pa rin yan. Ang bisa andyan pa rin, kahit ang pakuluan, huwag nyong itapon. Ipatuyuin at saka pwede mo ilagay sa langisan. Yan lang. At saka ito yung napakabisa at saka wala pa akong nakitang bulaklak sa buong mundo. Wala pa akong nakakita. Ngayon lang ipapakita ko ang ito'y napaka-special. At saka kayo siguro, iwan ko kung nakakita na kayo ng bulaklak na ito. Ito po ay karaniwan ginagamot din ito sa diabetic, high blood o inaaswang ka. Yung dahon niya tinapatapal sa sikmura. Ito po ay mabisa. Ito ay ipapakita ko sa inyo. Ito po ay kilalang kilala sa buong mundo. Ito ay na baging siya, baging napakapait na baging. Ito po ay mabisa po. Pampaswerte din dahil ito po ay namumulaklak. Pero ngayon lang ako nakakita na namumulaklak po siya. Ipapakita ko sa inyo. Andun sa bakod ko. Ipapakita ko sa labas. Tara. Ayan mga kabertudes. Ito na po yung ipapakita ko sa inyo. Ito po ay tawag sa amin ay manunggal. Pero kung sa Tagalog siguro to, ito po ay makabuhay. Ito mapait. Mapait po siya. Gamot sa sakit ng ngipin, sakit ng tiyan, at gamot din ito sa aswang. Ito ay pinapalo sa mga bata tuwing gabi, patak ng alas 6 ng gabi. Yan po ay pinapalo sa mga bata para mapait yung katawan ng mga bata para hindi maano ng mga aswang o laing ginahawa. Ito, ayan, yung ano niya, yung kahoy o baging niya. Yan po. Sa buong buhay po, ngayon lang ako nakakita ng bulaklak ng baging na kumakabuhay. Ayan po. Ayan o, bulaklak niya o. Namulaklak po siya. Ayan. Ngayon ko lang nakita to. Nung nagsampay po ako, ay nang laba po tayo. Naglalaba. Ayan po. Ayan po. Yan po ang kanyang bulaklak. Hindi po namumulaklak ang itong halaman. Yung bagay nito. Hindi po siya namumulaklak. Pero ngayon ko lang nakita. Ngayon lang ako nakakita nito. Mabisa din ito pampaswerte. At alam nyo ba? Pag mamumulaklak yung mga ganito at saka hindi mo pa nakikita na namumulaklak, yan po ay may darating na swerte sa buhay mo o sa bahay nyo. Yan po ay ang swerte na darating. And napakaganda yung bulaklak niya. Yan po. Ito, nagpapasalamat po ako sa... Kasi ito lang yung tinanim ko eh. Parang nilagay ko lang sa ano. Kasi... mano po, mabuhay po siya kahit sa mainit na lugar. Isabit nyo lang po siya at saka isabit mo sa bubungan nyo ay mabubuhay. Kaya ito, napakabisa. Ito yung gagawin natin, kukunin natin po sa Tuesday na araw at ilagay natin sa garapa. Mabisa po yan. Mabisa pampaswerte at saka pangontra sa kulam at barang. Ayan po. Pero may ipapakita ko sa inyo. Ito ay napaka-special na mga gamit. Napaka-special para sa akin. Ito po ang ipapakita ko sa inyo mga kabertudes. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga kabertudes natin. Shoutout kay Madam Katis Closer, Ginalyn Sigwa, Ria Parulan, Nanay Su, Mary Jean Alberto, Poor Heart,
Mooney, Jacob, at Ricky, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa kay Christina, sa kay Emily, at sa kay Cecil. Magandang umaga sa inyo. Sa kay Alexandra Chanel, Mickey at Leo, sa kay Spark Galban, sa kay Leo, The Hunter, Leo Ari The Hunter, shoutout. Shoutout po sa lahat nating mga vloggers, kay Babes Nguyen. Shoutout po sa inyo. Sa kay sino pa? Ano natin? Mga vloggers, subscriber, sa kay Alice Abad, Nits Mansano, Edna Aquino, Roslyn. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ang tungkol po ito sa napaka-espesyal na bagay para sa akin. Ipapakita ko sa inyo, may gagawin po ako dito. Ito ay gagawin ko ay magagamit sa bahay tuwing sa gabi. Tara, ipapakita ko sa inyo. Aakyat po tayo sa bahay ko. Ayan. Pero cut muna natin, ipapakita ko lang sa inyo. Tara, mga kabertudis. Ito na, mga kabertudis. Ito po ang ipapakita ko sa inyo, ang napaka-special para sa akin. Ito yung mga shell. Ginagamit din ito sa tawag dito. Andiyan na pala yung kapatid ko na si Leo Are. Ayan, gagawin ko po siyang lampshade. Bali, bubutasan natin sa puwet. Ayan, napakaganda po yan. Na kung sino gusto, ang gusto ng ano natin, gagawin natin lampshade to. Bubutasan natin dito. Lagyan natin ng ilaw. Para sa gabi, makikita nyo po yan. Pag magtulog kayo, ito lang ang pailawin ninyo. Para ayan, napakaganda po yan. Ayan, mga kabertudis, kasi ngayon ako nakakita ng ganito. Napakaganda, diba? Sa may gusto lang na gusto ng mga shell na ito, PM nyo lang po ako. Tsaka ipakita ko sa inyo yung mga kwintas ko na pinakabit ko lang. Ayan, mga pinakabit ko. Ayan po. Ayan, pinakabit ko lang yan isa-isa para makahigop ng enerhiya sa gabi. Ayan, may amethyst din tayo. Amethyst po yan. Ayan, napakaganda po yan, mga kabertudis. Kaya kahapon nag-ano ako, ayan, gumawa ako ng parang hagdanan pataas sa bubungan kasi tumutuloy yung ano natin, yung bubungan. Kaya malapit na yung bagyo. Ingat po kayo lagi kasi may bagyo naman na paparating, papasok sa ating sa Pilipinas. Ayan, mga kabertudis, nakita nyo naman, napakaganda, di ba? Napakaganda ang ayan o, nakikita nyo. Ay, ito'y tinatawag budyong ito. Inihipan mo tapos tutunog. Ayan. Pwede din natin gagawin na budyong, pwede din lampshade. Lampshade na lang yung naisipan ko gagawin ko. Ayan, ito gagawin ko siyang butasan ko dito. Gagawin ko lang siyang budyong. Ayan, ito din gagawin natin, lagyan natin ng palaman at gagawing kwintas. Ayan po, yan lang muna, mga kabertudis. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay ng aking channel. Nagpapasalamat ako sa inyo at sa mga walang sawang nanonood. Maraming salamat. Paalam and God bless sa inyong lahat.